So, ito mga ko ano, ito yung unang nakitang sign namin habang kami ay nag-adventure dito. Ito ay isang paa na naka-walling, no? Pero mayroon itong apat na dot. Isa. Ayun, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. So, kapag nakita kayo nito, ito ay kaliwa. No? So, nasa paligid lang yung mga treasure na ito, kinalat. So, isa dun. Yun. Saan yung kuljun? Ito. Yan, no? So, papunta dun. No? Tapos, ito naman. Isa. Papunta naman dito. Ito. Dalawa ito. Isa. Dalawa. So, magkakarapit itong tatlo. Distance yun, no? Tapos, yung isa distansya talaga. Doon pa yan. Makakuha. So, unahin muna natin yung mga sign na nakita nila. So, itong unahin natin. Kapunta doon. So, kung mayroon kayong kumpas, makakuha. Bali, upo ka, Uncle John. Dito, Uncle John. Upo ka. Ganyan, haharap kang ganyan, no? Tapos magkukumpas ka. Kung may kumpas ka, ganyan. So, pung may kumpas ka, kung anong direction dito, anong direction dito, anong direction doon. So, yung paa na yan ay trail sign, makakuha, no? Ayan yung directional sign pag nakakita kayo ng ganyan. So, kumpas, sanggol dyan. Ayan, sanggol dyan, no? So, titingnan natin ang kumpas niya. No? Sige, harap ko lang dyan, Uncle John. Upo ka. So, ang kompas ng isa. Sige, tayo, dyan ka lang, dyan ka lang. Ayan. So, ang kompas ng isa ay papuntang ano ito? West. Ang isa naman, ito west. Yung pupunta dito. Ayan, papunta ang west doon. Papunta ang west. Dito, south. Ito. Papuntang south. South to, isa. Ito isa. Papunta east. East, no? So, ito. Itong inuupuan niya ay norte ito. North. So, unahin natin ang west. Huwag na huwag kayo magpupunta ng ano ito? East. East. Oh. Pagka east yan, ay pabig di po yan. So, unahin natin yung west, pati yung south. 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 So, south, west at south tayo makakuha. Ayos. Tara. So, ito mga ko, ano? Galing dun kami sa may directional sign na paa. So, pa-west, balon pala yung tatamaan niya. No? Lumang balon. So, ito yung bagong balon. Ito yung lumang balon. So, balon ng hapon ang tinamaan niya. So, yung isa sa harap, ano naman kayo tatamaan nun? So, ito yung sa paano, lumang balon yung tinamaan niya. So, mag-locate tayo kung mayroon ba o wala dito sa area nito. Ayos. Ayan. So ito mga ko ano, ang nakita lumang balon, so gagamitin natin yung locator natin para ma-confirm natin kung mayroon mo dito o wala. So itong area na to ay tumutulong lang tayo sa ating mga kaibigan para naman ay magabayan sila, no? So Say hi. Ale, G. Oh. Ito po yung German, English, English, French, Arab, Arabic. So, baba ka English. Yung selector niya, gold, gold nugget, silver, cavity, diamond, gemstone. So, connect ka, doon ka sa gold. Yan. Yan yung mga barita na hanapin niya. Range 500 meter. Galing dun. Lahat ng palapat ng 500 meter.
Wala, wala pa. Okay. 100 meter lang kayo. Suskan tayo. So ngayon, oh, dito ang west, dito ang south, tama? Dito ang east, dito ang north, eh. Sa north tayo. Ito po ang ginagawa ng ano, diesel. So, kaya kung ginagawa ito mga kuwa, tulad ng mga previous na ginagawa ko, ay iniscan ko yung area. Para yung makukuha niya lang, ay yung area na ito. No? Ayun na nga, no? So galing din sa balon na yun. So ilang distansya lang dito, mga 5 meters, mga ganun lang. Mayroon ditong malaking puno sa sobrang katandaan. Mangga ba to? Hindi.
sa sobrang katandaan, na nabuwal na. Pero dito sa tinutungtungan ko, dito umiikot yung locator. So paano natin malaman na ito ay tamang location? Balikan natin yung balon. Tara. So, ayun nga mga kuha, no? So nakita natin yung balon doon. So ito yung signin mga kuha, no? Ito yung paa. Ito yung paa. Tapos ito yung dot. Balon na nakita natin. So galing naman dito sa paa na to. Ito naman yung hanapin natin, no? Parang pa-triangle, no? Parang pa-diamond, no? O parang pa-di. Itong hugis na to. So, doon naman doon papunta mga po. Doon. So, tara. Puntahan natin kung ano meron doon. Ayos! So, ito mga po, ano. Itong bato na to. Ito yung pangalawang site namin. Na may dot na malaki dito. So, anong ibig sabihin ng ganitong sign? Ang ganitong sign ay ito yung tinatawag nila na benchmarker. No? So, galing dito. Dahil ito ay nakaharap siya doon. Galing dito. Yung mga item, nasa baba lahat na yun yan. Yan sa lahat sa baba yung item. So, madalas ito nakikita sa mga malalaking bato. No? Yung iba, ay talagang malalaking bilog talaga, bilog na bilog. Pero ito, ay anong forma nito? Parang box, di ba? Parang box. No? So, parang box na ito noon. Okay na ito. So, benchmarker ang tawag dito. So, ilang marker ba bago natin makita yung sign? So, yun dun, ay makikita tayo dyan na parang pyramid stone, no? So, nakaharap dito yan. Itong nakaharap dito. Tapos doon naman, ay may mukha doon. No? Yung malaking bato na yun. Tingnan mo yung malaking bato na yun, boy. Yan ba yun? Yan. So, may mukha dyan. So, ang tinuturo ng locator natin ay yung sinunog nila na X na may dot sa gitna. Pero alam nyo mga kuha, dito sa dito sa gilid ng bato na to ay mayroong nakaganon na kamay. Pero hindi ito okay. No? Hindi ito siya okay. Parang kumo ito siya. Parang ganyan. Pero may dot dito. So, possible na may laman dito. Pero problema, yung hinukay nila ay decoy. Yung bilog na bato ang nakita nila na itim. No? So, nagpapahiwatig yun na ang area na ito ay mayroong malaking deposit at mayroong tanin. Pero, ayon sa pagbasa natin ito, mga kuha, ay yung target na yung dito, no? Yung X na may dot sa gitna. So, yung bato na yan, yung mga ko, ayun, oh. May mukha yan. Ayun, yung mukha na yun, oh. Ayan, boy. Ayun, yung mga ko, yung mukha na yun, oh. Zoom natin, mga ko. Ayun. No? May dalawang mata at mayroon siyang ilong, no? Yung isang mata, singkit. Yung isang mata naman ay hindi singkit, no? Bilog. So, sa taas niyan, mayroong tinapyas na ano dyan. Ayan, no? So, tinapyas, papunta siya, nakaturo. Doon. Doon sa dalawang doon sa baba, no? So, hindi masyado malinaw, no? Ayan. Doon mga kuha, ayan sila. So, titingnan natin doon kung bakit doon nakaturo ang locator. Ayos. So ito mga kuha, no? Dito daw yung X na may dot sa gitna, no? So ito yung tuturo ng locator natin. Ang problem ay sinunog nila. Kaya nagkaganyan, no? So nawala na yung sign dito. Pero alam ng may-ari nila dito sa lupa na andito yung X na may dot. So may natira pa. Ayan. So, naghukay sila. Diyan kayo naghukay, di ba? Diyan kayo naghukay sa bato na yan. Telepon. Naghukay din kayo. Anong meron sa ilalim?
Ha? Tapad. So, pagka X na maidat mga ko, ano, ito ay big load talaga. Kasi yan talaga yung sign ng mga maraming ang nilagay. Marami talaga. So, itry lang natin i-locate. Kahit hindi natin kaya hukayin yan. Kasi kapag marami na ang nilagay, ay malalim yun. So, locate na natin mga kuha. So ito mga kuha, no? Dito siya umikot. Galing tayo doon sa benchmarker na yun. Ayun, layo. Tingnan mo yung benchmarker doon, boy. Ayun, layo doon. So mga dito siguro mga 50 meter ito. Sobra, no? 60? Okay, matry na tayo na. Ha? 60 ha? Petros? Petros. So dito mga kuha, dito siya umikot ito. So, tanongin natin yung nagukay dito, kung bakit itong inikutan niya mamaya, no? So dito. Tama ko, ito inikutan niya ako. So ito yung inikutan niya mga kuha, no? So, bakit itong inikutan niya? Tanongin natin sinong nagukay. Yan o? Oh. Yung nagukay o? Ano man eh? Ito pala nagukay. Kaniyang gituyokan. Ito may naadil eh. Wala, taray mo lapad yung ato. Ila kalapad na ba ito, Dre? Laghan, ihap. Ha? Laghan. Laghan? Ang gagmay ba, malapad? Oo. Dito sa paw. Para ipahil-pahil? Dre? Yeah. Lagpad na ba ito? Lagpad. Pero kanina mga ito, mga ba ito, hindi niya lagpad. Nakabilog mo eh. Pero bakit ito lagpad, no? Lagpad. So ito mga kuha, goodbye. So ito mga kuha, no? Dito nagukay sila. Tapos meron daw dito mga malalapad na bato. At yung malalapad na bato na 'yon ay nagkakarugtong-rugtong, no? Parang pinay. Gipile ba 'di? Parang gipile. Oh. So ngano naman ang gigitin niyo? Konsumo. Ay, bugas. So, yung pagkain ang problema, ano, mga kuha, bigas. So, kaya nagukay na naman siya. Dito sa ilalim. Ayan, sa ilalim. Mayan mga kuha, o. Diyan siya nagukay. Pero, wala siyang inabutan diyan. Gumawa lang siya ng hindi siya matamaan ng bomba diyan. Yan mga kuha, hindi siya matamaan ng bomba dyan. No, pero yung item possible, no, dito lang sa area na to. Tama ba itong tinanayan ko? Dito ka nagukay? Yeah. So, sakto na mga kuha, no? Ito yung pinagukayan nila na may mga malalapad na bato na pinapile-pile dito. So, ako, hindi ako taga rito mga kuha, pero bakit nalaman ko na may yung sign dito, no? Sa reading lang yun. So, inikot-ikot ko yan. Ah, meron palang counter na mata doon, no? Counter din na mata dito. Ayan, no? Mukha pala yan, no? Hindi napansin, no? Pag dito ka lang, makikita mo. So, ayun na nga mga ko, ano? So, nakita na namin kung saan yung X na may dot. At kung saan ay doon naman umikot yung locator natin. So, ngayon mga kuha, ay titingnan natin yung mga hinukay nila. Diyan. Oh, nakakatakot pasugin. Parang kala mo, mayroong nakatira diyan. Pero, safety na yan. Kapag may bumbahan, di ka na matatamaan diyan. No? So, mga ilang lalim to? 5 feet? 5 feet. So, galing dito, sa inikutan. So, hindi tumama yung hukay. Tapos, mayroon pa dun hukay. Tingnan natin yung hukay na dun. So, dito mga ko, naghukay din sila. Nagkaroon na dito ng ano? Balon. Balon, no? Yung baka ng tubig, eh, no? Palakas ng tubig.
Pero sabi ni ano, may sign daw dito. Tingnan nga natin. Oh, nagukay din dito. Ito. Pero napakadelikado mga ko ano. Possible na ito ay mga pwedeng paliguan ng mga hapon noon. Pero yung sign nandun lang yung ano, yung X nandun lang oh. So, yung X nandun, tapos nan-locate dito lang oh. Sa may tao na yan. So, ngayon mga kuha, ito yung pangalawang site natin. Pupuntahan na natin yung pangatlo na hindi natin natapos. So, ito mga kuha, no? Update sana kami, kaso lang ang problema. Ayan na naman, ulan na naman. No? So, kape na lang. Grabe. Nakakit lang namin ng umaga. Tapos, mainit. Pagdating dito, wala lang, hindi lang uminit yung buwit namin. Umulan na naman. Ayan, no? Kaya hindi kami makarangka-arangkada, mga kuha. No? Iwas kami dyan sa ulan na yan. Yung baha na yan, magbabaha na naman yung ilog. No? Napakahirap pag ganitong panahon at tag-ulan mga kuha. Ito mga kuha no, talagang pinuntahan ko dito, in-update natin yung lugar. Ayan pa rin yung hagdan, ayan pa rin tali. So kulay juice pa rin yung tubig at laging lumalakas pa rin yung ulan dito. So kanina umulan din. So, hindi pa namin matrabaho mga kuha, no? So, abang-abang lang kayo sa area na to dahil natrabaho hindi namin. Ang problema lang yung panahon. Yung panahon kasi laging umulan. So, kailangan namin na siguro mga 2 linggo hindi umulan, bababa na yung tubig nito. Ayun yung sign mga kuha, o. Oh. Ayun, o. Oh. So, yun na muna. Sa update natin dito no, di talaga kami makapagtrabaho sa ngayon na buwan siguro kasi dahil sa laging umuulan. Pero tatrabahoin pa rin namin yan mga kuha. Antay-antay lang kayo at kaya update din natin ito. Ayos!